tayo dito po sa ating pag-uusapan. Ang unang malaking katanungan, naniniwala pa ba kayo dito po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? E kung ang pagbabasihan po kasi natin ang kanyang naging pamamahala sa loob ng 6 na taon, wala naman po halos na naging epekto yung war on drugs. Natakot ang mga drugista, pero ang mga pusher, partikular ang mga malalaking isda, hindi po natakot eh. Parang nagpatuloy lamang, hindi naman nawala yung illegal na droga sa ating lipunan sa loob ng 6 na taon. At ito ay naging lantad sa kasalukuyan dahil napaghuhuli po ngayon ng Marcos administration ang mga big time pusher. Sa katotohanan, 30 bilyong piso na po ang nahuhuli ng ating otoridad simula nung naupo si Pangulong Bongbong Marcos, ang total na halaga ng illegal na droga na nahuli ng ating mga otoridad since the presidency of Ferdinand R. Marcos Jr. At ang pinakamaganda pa dito, napagkakasuhan ngayon ang mga malalaking tao, particular ang mga nasa loob po ng Philippine National Police na sangkot sa illegal na droga, na nung panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay namayani, naglipa na itong mga tao na ito sa kanyang pamumuno, pero hindi niya po nakita, hindi niya natuklasan at hindi niya nakasuhan. Ang mga ngayon ay kinasuhan ng Marcos administration. Panoorin po natin mga tol, ang balita po mula dito sa SMNI kung saan nagkaroon nga po ng pananalita itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa programa nitong si Apollo Quiboloy. Kayo na po ang humusga kung kapanipaniwala po ba ang mga sinasabi po dito nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ng isa pang pagkakataon na makabalik sa gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagpaabot ito ng mabigat na babala laban sa mga durugista at kapulisan na nasasangkot sa isyu ng ilegal na droga. Si Paul Montibon sa report. Parang nakakagulat lang kasi na ikaw naging pangulo ka ng bansa tapos hindi mo naman nasibata yung ganyang problema. Yet, ito ka ngayon, nag-iingay sa harapan ng publiko at may pabanta-banta pa. Dapat ginawa mo na yan nung panahon mo. Yung pinakamagandang halimbawa nito, itong si Sergeant Mayo Pinapon lamang nila sa Mindanao. Tapos wala pang 1 taon, nakabalik dito sa NCR. At nagsagawa marahil ng mga anti-illegal drug operations. Pinarangalan pa ng Duterte administrations ito. Tapos malalaman natin na 6.7 bilyong piso na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska, nahuli sa kanyang lugar, yung lending institutions na pag-aari nitong si Sergeant Mayo, doon nakita ang napakaraming illegal na droga, nasa 1 toneladang illegal na droga. O dapat noon pa lamang dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakita nyo na yon. Bakit hindi nyo yon nakita? Sa kanyang pinakahuling episode ng Kikan sa Masa para sa Masa sa SMNI kasama si Pastor Apollo C. Quiboloy, muling bumanat ng malulutong na pahayag si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa muling paglaganap ng illegal na droga sa ating bansa. Anya, huwag na siyang hintayin na bumalik pa sa gobyerno para lang tapusin ang problemang ito. Ang hirap paniwalaan na puro salita lang kasi wala namang nagagawa. Biruin mo, may pasabi-sabi pa siya na wag nang hintayin na bumalik pa sa gobyerno. Unang-una, hindi ka na makakabalik bilang Pangulo ng Pilipinas. Kahit sa ang hinagap natin hanapin yan, wala ka ng pagkakataon pa na maging Pangulo ng Pilipinas. Dahil 1 beses lamang itinatalaga ng taong bayan, ayon sa ating konstitusyon, ang isang pangalan bilang Pangulo ng Pilipinas para lamang yan sa loob ng 6 na taon. Pangalawang punto, nabigyan ka ng pagkakataon 6 na taon na panunungkulan kaliwat kanan ng pagpatay 6,200 plus na police o na mga pumanaw sa police operations at ayon sa human rights group, more or less 30,000 individuals ang napatay sa war on drugs sa iyong pamamahala. Yet, walang nangyari. Meron natakot ang mga durugista, nagsisukuan. Pero nasawata mo ba
dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinaka-isa sa ugat ng pagkalat ng illegal na droga. Ito yung supply. Patay ng patay sa mga police operations. Lumalaban, sabi nila, at kaliwat kanan ang pinagurian ng iyong mga kritiko na extrajudicial killings. Pero ang mga nasasawata na mga huli sa illegal na droga, mga maliitan lamang. E ngayong administrasyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, bloodless. Pero ang maganda, kada huli, milyones ang pinag-uusapan na halaga ng illegal na droga. At ang total ngayon nito, mahigit sa 30 bilyong piso na ang halaga ng illegal na droga. Wala pang 2 taon sa pamumuno si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam nyo, para masolusyunan ito mga tol, ang dapat unahin, yung supply. Kapag ka walang supply, walang bibilhan ng illegal na droga itong mga durugista, bakit mo pagpapapatayin ang mga durugista? Nakalagay nga sa batas mismo, binibigyan sila ng pagkakataon na baguhin ang kanilang sarili, rehabilitation. Even ang nakapag-commit ng illegal na krimen, kapag nakagawa sila ng krimen at nakita na sila ay gumagamit ng illegal na droga, i-rehabilitate sila ng gobyerno. Ano, bukod siyempre doon sa pagharap nila sa illegal na droga. Ngayon, yung mga hindi naman nakagawa ng illegal ng krimen, sila ay binibigyan ng pagkakataon na isubmit yung kanilang sarili for rehabilitation. Merong 2 uri ng rehabilitation, yung voluntary saka involuntary rehabilitation, pero hindi na natin yan i-discuss. Ang punto lang natin mga tol, binigyan ka ng 6 taon bilang Pangulo ng Bansa. Wala kang nagawa para tapusin ang illegal na droga. Tapos ito ngayon, magsasasalita ka, parang nagyayabang ka pa na kapag ka muli kang makabalik, pagpapapatayin mo na naman ang mga durugista at mga masasangkot sa illegal na droga sa hanay ng ating mga kapulisan. Dapat ginawa mo na yan nung panahon mo, 6 taon ang nasayang sa illegal na droga. Ngayon, palalabasin pa ng mga supporter mo, naglipa ng illegal na droga sa kasalukuyan. Anak ng teteng, kung naglipa ng illegal na droga sa kasalukuyan, isa sa dahilan ay yung 6 taon mong walang kwentang war on drugs. Bakit walang kwenta? Patayan ng patayan. Napakaraming hinagpis ang inabot ng mga kababayan po nating Pilipino. Tapos ganito lang din ang situations. Okay lang sana kung namatay ang mga yan tapos wala na talagang illegal na droga. Eh, hindi, walang pagbabago. Tuloy natin ito mga tol. Pero, sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI, kasama si Pastor Apollo C. Kibuloy nitong Oktubre at 10, matapang na binalaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga drugista at kapulisan dahil sa muling pamamayagpag ng iligal ng droga sa bansa. Naniniwala kasi ang dating Pangulo na tila ilusyon na lang ang hustisya para sugbuin ang iligal na droga kasama na ang paghahabol sa mga sangkot rito. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, dating Pangulong Rodrigo Duterte? May pasabi-sabi ka pa ng tila ilusyon na lamang ang masolusyonan ang illegal na droga. Nakakahiya naman yata yan sa'yo. Biruin mo, 6 taon, katumbas ng 1 taon pa lamang mahigit ng kasalukuyang Pangulo. Parang nilampaso yung war on drugs mo. Itotal nyo nga kung magkanong illegal na droga ang nakumpiskan itong Duterte administration sa loob ng 6 taon. Kumpara sa 1 taon pa lamang ni Pangulong Bongbong Marcos at kung ilan ang namatay kumpara sa kasalukuyang gobyerno. Pero makikita naman ninyo kung ano ang epekto. Ang primary consideration or ang evidence na maaaring magsabi sa atin kung meron po bang pagbabago sa pakikipaglaban sa illegal na droga, syempre ang statistics na nakatukoy kung gaano kalala ang kasalukuyang sitwasyon ng illegal na droga sa ating bansa. At sinasabi ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng ating Philippine National Police, unti-unti nang sumasadsad pababa ang kalakalan ng illegal na droga. Ibig sabihin, epektibo ang ginagawa ng kasalukuyang Pangulo. Yet, ikaw ito ngayon, na 6 taon sa panunungkulan mo nung nakaraang administrasyon, pero
pag-upong-pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, kaliwat-kanan kagad ang mga napaghuhuli na illegal na droga. Ano ang indications noon? Publicity lamang ang ginawa ng iyong gobyerno sa loob ng 6 na taon. Eh ang problema, may mga utu-utu pa rin na naniniwala sa iyo. Ang hilig kasi ng mga utu-utong tao na ito na magpaniwala sa mga ganitong uri ng pananalita. Pagmumura, pagpapapatay, at kung ano-ano pang mga ayabangan lamang ang mga sinasabi. Pakinggan ninyo ang mga pananalita na ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, para kay Duterte, kamatayan ang mas madaling solusyon para sa mga drugista para matapos na ang problemang ito. Kayo mga drugista, ang katapat dyan, lalo na kayo yung gumagawa talaga ng sebo, huwag na i-import ng sebo. Ang kapatat ninyo dyan, hindi justice. I do not believe in that. Ang kapatat ninyo... Abogado yung nagsasalita, ah. Pag isa kang abogado, dapat ikaw ang unang-unang naniniwala sa hustisya. Abogado ka eh. Ano ba ang mandato ng abogado? Diba kilalanin ng batas, kaya nga kayo nagtatanggol sa mga inaakusahan ng batas at nagpo-prosecute sa mga taong lumalabag sa batas. O yun, ang trabaho ninyo. Tapos ikaw mismo, isang abogado, isang dating pangulo, nagsasabi ka na hindi ka naniniwala sa hustisya? Ay, nako, anong uri? Dapat siguro papasukin na talaga ang International Criminal Court dito eh, sa ating bansa. Ano sa tingin ninyo, mga tol? Sana magbago ang paninindigan dyan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sana payuhan siya ng mga eksperto sa ating gobyerno na kinakailangan yata natin bumalik sa International Criminal Court. Nang sa ganun, ang mga ganitong uri ng mga pulisiya, eh talagang hindi na mangyari pa sa hinaharap, higit sa lahat, mapanagot kung sino man ang mga sangkot doon po sa napakadugong war on drugs na hindi naman nagdulot ng kabutihan sa ating lipunan. Diyan kamatayan. You do drugs, you bring in drugs, you cook drugs, you're dead. Justice, because justice becomes an illusion. Bukod sa mga drugista, tinarget din ng dating pangulo ang mga pulis na patuloy sa pagpasok sa transaksyon sa illegal na droga kapalit ng pera. Dapat noon pa lang panahon mo, yung mga pulis na ngayon na paghuhuli ng ating gobyerno, natanggal na sila o kaya tinotohanan mo na yung sinasabi mong pinagpapapatay. Eh wala eh. Sa mga nakaraang hearing sa Senado at Kongreso, 40 mahigit na mga pulis ang napagsasampahan na ng kaso. Ang tataas ng katungkulan, may general, may colonel, mga police commissioned officer ang napagsasampahan ngayon ng kaso at tanging si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang nagsagawa sa pangunguna ng ating SILG na magtawag ng courtesy resignation. At yan ay tumalima ang mga pulis. At dahil po dyan, merong mga tinanggap ng Pangulo ang resignation at sinampahan nila ng kaso. Medyo hindi nga lang natin alam kung sino yung mga tao na yon sa kasalukuyan dahil ayon na rin mismo sa ating Pangulo at sa ating otoridad, eh nire-respeto ang due process. At hindi naman kailangan i-trial by publicity para lamang masabi na sila ay magbayad sa kanilang mga kasalanan. Sa panahon mo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron ka pang panarko-narkolist. Sa narkolist mo ba, meron bang mga nasampahan ng kaso? In particular, yung 5 general na in-identified mo na sangkot sa illegal na droga? E pagkakataon mo na yon. Dapat nung panahon mo, yung 5 general na binanggit mo, sinampahan mo ng kaso. Para nang sa ganon, kung talagang totoong may kasalanan sila, pinagbayaran nila yung kasalanan nila sa ating mga kapwa Pilipino. Hindi naman anya ito bago para kay Duterte batay sa kanyang naobserbahan sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Pero ulitin ko, alam mo ba ang sinabi ko sa pulis? When I was asked, what do you think of pure police? Sabi ko, police, it's corrupt to the core. Oh, alam mo naman pala eh.
eh bakit na natili yung mga pulis na sinasabi mong corrupt? Eh ang laki-laki ng confidential funds. Dito ako naniniwala mga tol na ang proper utilization ng confidential funds will result sa isang epektibong pakikipaglaban sa illegal na droga. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, I believe nagagamit ng maayos ang confidential at intelligence funds. Kaya ngayon, 30 billion pesos na halaga ng illegal na droga ang nasasakute ng ating otoridad. E sa panahon kaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kada taon, napakalaki ng intelligence fund at confidential funds sa kanyang administrasyon sa Office of the President. Pero, kayo na ang humusga. Ito namang sinasabi natin dito, katotohanan naman ito. Kung ano yung nakikita natin at naoobserbahan sa harapan ng publiko sa pamamagitan ng mga totoong balita, eh yun lang naman yung nire-reaksyonan natin. At hindi maikakaila na talagang tumalamak ang illegal na droga. Kaninong administrasyon? Imposible naman na kay Pangulong Bongbong Marcos, napaghuli nga ngayon. Ibig sabihin, yung mga nahuhuling illegal na droga, nangyayari na noon pa. Pero hindi nahuhuli ng mga otoridad nung panahon ng Duterte administrations. Pero ang daming napapatay. Ano, patay dito, kaliwat kanan, patay doon. O, ang mga panapapatay, mga small time pusher. At ang pinakamasaklap pa, dito sa isang post ni Sir Benji Contreras, isinira niya ang isang identified drug lord. At ang drug lord na ito, di umano'y kumpare nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, nagnangalang Peter Lim. O, sabi po ni Sir Benji Contreras, balik tanaw sa war on drugs ni ex-president Digong. Kayong mga Dutertards o mga Duterte fanatics, anong masasabi niyo dito? Ha? Bakit kaya nakatakas sa Pilipinas ang kumpare ni ex-president Digong na si Peter Lim? Isang identified drug lord. Yan o. Sabi po ni La Peña, ang dating chief ng Philippine Drug Enforcement Agency sa ilalim ng Duterte administration. Yes, he is. PDEA Chief Isidro La Peña confirms Peter Lim is a drug lord. Tinanong kasi siya, kung may Peter Lim po doon sa drug list, yung Peter Lim po ba kinita ni Pangulong Duterte ay ang Peter Lim na drug lord? Oo daw, sabi nitong si Isidro La Peña. O yan o, hindi maikakaila ang katotohanan na kumpara niya yan. Pero ano ang nangyari? June 26, 2021, ang fugitive businessman Peter Lim tumakas dito po sa Pilipinas. O, in-identify dyan na drug lord, no other than DPDEA, Philippine Drug Enforcement Agency. Duterte now more convinced Peter Lim is involved in drugs. Pero bakit napahintulutan ng iyong gobyerno na makalabas siya ng bansa, makatakas dito sa Pilipinas? O, ituloy natin ang sinasabi po dito sa balita. Puro salita. Well, I tried to correct it during my time. Threatening you, mga opisyal, na pagka magkamali kayo, ipapatay ko talaga kayo. Puro ganyan kasi ang forma nitong si Duterte. Puro ipapapatay. No? Tuwang-tuwa naman yung mga utu-utong Dutertards. Kala naman nila talagang epektibo yung kaparaanan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tanggapin nyo na ang katotohanan na hindi epektibo ang pambobola sa inyo na ginawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So what happened? After years, I mean, I'm gone. Panahon na ni Bongbong. Sinisira ninyo yung administrasyon because the generals and so many of you son of pumasok kayo sa mga droga. Mga pulis. Kaya yung mga pulis. Puro mure. Puro pagpapapatay. Hindi naman nasolusyonan yung pinangako nitong tao na ito na 3-6 na buwan lamang solve ang problema sa illegal na droga at kriminalidad. Natapos na ang 6 na taon na panunungkulan. Alamak pa rin ang illegal na droga.
Pag hindi niyo patayin yung mga sisirain lang ninyong administrasyon, pati yung Pilipino. Payo pa ni Duterte, kung sa punto na wala pa rin pagbabago sa estado ng illegal na droga sa bansa, mariinitong binalaan ang mga natitira pang sindikato sakaling makabalik siya sa gobyerno. Hindi ka na makakabalik, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pwede kang bumalik bilang mayor ng Davao, kongresista o senador. Pero bilang vice-presidente o presidente, huwag mo nang bulahin ang iyong mga panatiko. Yung mga pulis, pag hindi inyong patayin yung mga sisirain lang ninyong administrasyon, pati yung Pilipino. Naku, nang teteng talaga. Ay, nako. O ngayon, kayo na lang ang manood dyan sa mga pinagsasasabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero isa lang ang katotohanan dito, mga tol. Sa loob ng 6 na taon na war on drugs, hindi yan naging epektibo. Napakaraming pinatay. At kung meron mang isang witness dyan, ako mismo yun. Dati akong pulis eh. Ha? Kung sila nag-uutos marahil na magpapatay, ayoko na lang sabihin kung ano yung naging karanasan ko. Ha? Isa akong living proof na ang war on drugs nitong si Duterte palpak. At hindi yon katanggap-tanggap. Alam ko, sa darating na panahon, lahat ng mga pulis na involved sa war on drugs, pagbabayaran namin dito sa lupa o kung saan man, dako, impyerno man yan o heaven, kung doon man kami mapupunta, pagbabayaran namin yan. Ha? Pero wala eh, parte ng trabaho, ika nga. Salamat na lamang at nagising ako sa katotohanan. Isa sa dahilan kung bakit ako umalis sa PNP. Hindi ko na rin masikmura ang kalakaran nung panahon na yon. Ayoko na lamang ikwento sa inyo kasi lalabas na para namang akong hindi dating pulis. For my eyes and ears only. Pero ang isa sa pinakamagandang halimbawa ng katotohanan ay ang sinasabi ni dating ng ating kongresista na si Bosita, ano ang dating pulis, ano yung sinabi niya, iniladlad niya sa harapan ng Kongreso, merong kota. Alam niyo yung kota? Kapag ka sa panahon ng iyong pagiging chief of police, nung kasagsagan ng drug war, kapag ka hindi ka nakapatay o walang lumaban sa police operation, relieved ang chief of police. Kapag ka sa isang linggo, wala kayong nahuling involved sa illegal na droga, eh katakot-takot na administrative na kaso ang aabutin ng unit mo sa intelligence. Otherwise, gagawa ka. Diba? Siyempre, gagawa ka ng accomplishment. Yon ang naging problema. Ipagtanong nyo yan sa mga kakilala nyong pulis. Kasi kung ako ang magsasabi, eh baka sabihin nyo, mayabang ako. Ano? O kaya baka sabihin nyo, sinisiraan ko lang itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi rin maganda na manggaling sa akin mismo. Kasi dati akong pulis eh. Parang inilaglag ko yung mga kaibigan ko, kakilala ko, kaklasmate ko. No? Sila ang nakakaalam. Kami ang nakakaalam kung ano meron sa war on drugs sa nakalipas na Duterte administration. So with that, nasa sa inyo kung maniniwala kayo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, ang masasabi ko lang sa inyo, tapos na ang panahon ng pambobola. Maniwala tayo sa isang pangulo na hindi nambobola, na hindi mahilig magsalita, pero nagtatrabaho. Ang mga talumpati, ang nilalaman, trabaho ng kanyang kasalukuyang gobyerno. Hindi yung puro pangako, puro salita, puro kayabangan, at kung ano-ano pa. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hindi na ako magbabasa ng inyong mga komento. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.